Ayan, good morning mga kabutay. Ayan. Ayan. Magpa-vlog ako ngayon mga kasis. Ayan. Share ko lang yung aking experience. Ayan. Kung paano ako nag-umpisa na mag-okay-okay online business mga kasis. Ayan. Based on my own experience. Ayan. So, meron tayo tatlo. Tatlo na yung i-discuss ko ngayon. Ay, share ko ngayon. Dapat risk taker ka. And then, mga supplier. And of course, the budget. Ayun, una natin, dapat risk taker ka talaga. Ayun, dapat willing kang malugi o umasenso sa business na papasukin mo, like online business. Ano. And syempre, dapat may goal ka. May goal ka din na para meron kang guide. Meron kang guide na talagang lalago yung business mo at ayun po. Like sa akin, ano, based on my own experience, yung goal ko lang is dapat within 2 months, babawi ko na yung aking kukunan. Dahil syempre, hindi ko din sigurado if mag-click or hindi yung business ko. Dati kasi panood-nood lang din ako, pamain-main. Yan. Pero hindi joy-joy miner mga sisa. Ayan po. Yung goal ko is na-reach ko siya. Wala pang 2 months. Ayan. Goal ko kasi 2 months. Lalo mabawi ko na yung puhunan. Ayan. Masaya na ako nun kasi at least nabawi ko na yung puhunan. Ayan. Pag may nabanta ako, bali tubo ko na yun. Parang ganun lang yung goal ko talaga. Ayan. So happy na na-reach ko rin siya. And then next, next natin is sa supplier. And yung ginawa ko nun is nag-search talaga ako. May nag-search yung mga supplier sa Facebook. And sa mga listing mga ganun. And then, chinect ko yung mga profile nila. Ayan, dapat kasi ano, nag-background check ka talaga para siguradong legit yung magiging supplier yung mga sis. Ayan. Para hindi masayang yung pera mo. Siyempre, click mo yung mga profile nila. Background check mo kung totoong legit sila. Ano, yung matagal na sila. Yung marami na din magko-comment. Okay, ganun. Huwag yung puro nagtatanong lang baka mamaya kasi hindi talaga sila legit na supplier. Siyempre, pag direct supplier kasi, mas mura siya. Makakatubo ka at mabibenta mo din siya ng mas mura. Ayan, mabibenta mo siya ng mura. So, siyempre, doon mo siya habulin pag mahal yung items mo. Siyempre, mahal din yung benta mo pag mura. At siyempre, mas mura din. Kaya, siyempre, gusto ng mga buyer, yung mura lang talaga kasi maupay-upay siya din. Marami kasi dyan sa listing. Minsan marami nagsasabi na direct supplier sila, pero siyempre, hindi pala. Siyempre, ako na-experience ko yan. Kasi siyempre, first time ko din, na-experience ko na mag-order doon. Kasi siyempre, inisip ko, malapit lang siya. Mas mura na yung shipping fee. Ayan. Kaya, pero nung ano ko, parang napamahal pala ako ng doble talaga sa kanya. Pero at least, I learned, ano, and then I shared this for you mga sis. Ayan. Kaya, dapat marunong ko talaga maging lapis din sa ayun, parang masayang yung pera mo kasi first payment kasi yung ano dun basta maupay, bayad mo na bago deliver sa yung products then yung mail. And then last natin is budget. Pero pag upay business ayan, pinakamura kaya
napuhunan kaya ito yung naisip ko, no? Kasi ito, hindi na kaya kong puhunan yung mga sis. Ayan, so okay business, ako nag-start. Ayan, syempre na si kaso kagad yung mga business ko. Baka kasi bigla akong umaman. Tapos, wow, yung umaman talaga agad-agad. Ayan, syempre dapat talaga natin license, mga permit natin. Kailangan natin asikasuhin bago tayo mag-put up ng business, syempre, para walang hahabol sa atin. In case na umaman tayo. Mayayaman talaga. Hindi naman. Talagang ganyan talaga dapat business. License muna bago mag-start ng business. So, as an online seller, syempre, legit. Ayan. Sa aking DTI, nag-gastos ko doon is 230. Ganun. Hindi ko makakalimutan na 230. And then sa municipal license ko naman sa municipality is mga 1-2. And then, ayan, meron din akong certificate of registration sa VIR as online seller. Yung mga nabayadan ko naman doon is 650. Ayan, kasama niyo mga bill ko. Ayan. Ako mga, basta, yung ano ko lang ng pera, siguro mga 20. Ayan, mga 20,000 all in all na yun. Kasama yung mga bill ko, license, ayan, mga permits ko, ayan, iba't ibang klaseng ukay bills, mga sis, ayan, within 2 months. Wala pang 2 months pala, yung 20,000 ko is nabawi ko din kagad. Ayan. Kaya hindi na ako nasasad kahit may mga problema ang dumating doon bago mag-start ng business. And syempre, yung number one na problem ko is yung internet connection. Kasi as live seller, dapat mataas yung connection mo since ako dito lang sa bahay. Syempre, yung problema ko is connection. Pero at least, kahit ubod-ubod yung connection ko, mga sis, ayan, nabawi ko pa rin yung puhunan ko nang wala pang one month. Kaya masaya pa rin. Ayan, mga sis. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung share ko ng aking online business experience, mga sis. Ayan, next time, siguro yung tatalakayin natin, or yung i-share ko pala is yung kung anong klase mga ukay business. Ukay bills, ayan, yung maganda, yung hindi ka maligi, yung sigurado ka talaga, ganun. Ayan, ayan na si. So, please don't forget to hit the subscribe button. Ayan, next time, mga sis. Yes.